So tayo ay nabuo dahil sa ating paghangad ng ating rehiyon ay magkaisa sa larangan ng catechesis. Bagamat may ilang pong mga pagkakataon na ang ating pagpupulong ay ginaganap sa iba't ibang lugar, akala ko nga po ngayong taon ay mawawala dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Pero kung kumilos at tuwa ng para ng Diyos, walang makakasama. Ano po? So, kaya sa inyo pong lahat, kung babalikan natin, nagsimula ito noong nagkonsepto ang mga pari na bakit hindi magkaroon ng samahan ang rehiyon tungkol sa catechesis. At ito po ay nangyari parang 9 taon na o 8 taon na ang nakakaraan. At marami dito sa inyo ay kabahagi ng pagbubuo. At nagsimula po, kung babalikan natin, ang planning after the consultory was established sa Calapan. So, sino nga doon sa Calapan noon? Hindi ko makalimutan yung galing gumaka ang kanilang mga maleta na iwan sa sasakyan. Excited lang. Excited. At ako ang problema kung saan ko hahabulin ang tricycle. Ay hindi naman gusto ata ng tricycle ng laman na mabuksan kaya hindi na ulit eh. So, yun po ang unang pagkakataon na sa umunting paraan na kausap-usap, nagkabahaginan, at dito nga kumilos para sabihin taon-taon magkaroon ng assembly at congress ang kasultare. At sumunod po noon ay sa Diocese of San Pablo na ginanap sa Montevista, kung hindi ako nagkakamali. Aho. At sumunod po noon ay yung ating Congress sa Lipa, sa Capuchin. February po yun, medyo madali pa ang panahon noon. At ang ating na pong isa sa mga speakers ay si Bishop Johnny. Ano ho, nanarito na ngayon sa Diocese ng Buwa. Saan mo sunod doon? Saan? Okay, maganda yung lugar natin doon. May pag-ibig ata yun? Anong title po na? Prayer Garden. Oh, sa impact tayo na no, sa isang malahardin na oho, ang sumunod ay sa Dumaka. Oho, sa Dumaka. And then nag-congress ulit tayo, hosted by Diocese of Lucena, ang venue ay ang MCST at pinakita sa atin ang kanilang simbahan ng mga Dumaka. O yun po, at naging maganda po yun, at ngayon na po ay narito tayo sa Diocese ng Buwa. At sisikapin po natin sa isang taon, marating natin ang San Jose. Kasi po ang San Jose ay parang nahihirapan. So, kukulitin natin sila na tanggapin tayo sa sunod na taon, pero hindi po ito congress. Ano po? Meeting lang natin, assembly lang natin para pag-usapan ang sunod na congress natin. Hindi, sa San Pablo ata. Father, hindi mo kami si Father Jesus. So yun po. So minamahal, sa tingin po natin, matagal-tagal na rin ang paglalakbay ng kasultare. At siguro sa isang banda, magandang balikan, kagaya ng sinabi sa PCP ito, ano na ang nangyari? Ano ho? Mula nung itinatag, hanggang ngayon, at sa patuloy natin paglalakbay, ano ang ating gagawin pa para mas makatulong sa bawat isa, hindi lamang sa pagtuturo, kundi para na rin sa storya at kwento ng buhay ng bawat isa. So, sa pagkakataon po ito ay alam ko na
matagal-tagal na rin na ako ay inyong nakasama. So ako po ay nagsabi na na talagang aalisin na sa catechesis. At alam ko po na si Father Richard ay magtatagal. Kaya siya ang pag nagkataon, edi siya ang automatic dahil siya ang vice chair. Kaya wala siyang karapatang tumanggi. So, sa inyo po na patuloy na nagdalakbay para sa ating gawain sa catechesis, alam ko pong hindi natatapos ito at hindi matatapos ito. Ang mahalaga ay yung puso natin ay narito. Ano po? Kundilingan po, nung nagkaroon ng catechesis para sa Eucharistic Congress, International Eucharistic Congress, another gawain po ito. At medyo madugo po ito dahil kailangan agad ito dahil by January ang International Eucharistic Congress. Kaya sabi namin, ang hirap pag minamadali, hindi naayos ang output. Ano mo? Kaya sabi ko nga, anong gagawin pagkatapos ng International Eucharistic Congress? So magandang yung po ating binibigay sa atin ng mga module ay ating tutingnan para kung ito pa po ay pang isang taon, hindi gamitin natin na pang isang taon. Kasi po, second time tayo mag-host bilang mag-host ng International Eucharistic Congress. Ano ho? The first time was in Manila. Long, long time ago. So, kaya nga po, alam ko na ang puso natin lahat ay nagagalak at ang puso natin lahat ay nagpupuri kagaya ng puso ng mahal na Birhen Maria sa ipinagkaloob sa ating lugar ngayon sa ating kasultare. Kaya sa inyo po na narito, tayo po'y saludo lahat sa Diocese ng Bua. Father Bien, magbibigay daw si Father Bien ng pamasahe? At hindi lang po yun, alam ko po na ang kanilang ginawa ay bunga ng kanilang marugdong na pagtutulungan. Ayun ang sinabi sa atin at ramdam ko po yun. Kahapon sabi sa akin ni Father Julia, yun nga daw po ay talagang bunga ng kanilang pagiging isa. So, kaya po sa inyo na uuwi na mamaya, salamat sa pagdating. Unang umali, huling dumating. Maraming salamat. Kay buti ninyo. At para po sa uuwi bukas, so mag-ingat po, huwag nang sumapit kung saan-saan. Sa kalagang kapal po, baka maiwan. Ano, kung mamimili, mamili na agad mamaya. Ano, o bukas pag may time. Opo, at sana po, kung magkakaroon man ng kasultare, ay ipapaalam po ng maaga-agad sa inyo para mapagandaan kung ito man ay San Jose. Dahil sa malayo po, pwede kayong mag-plane. Oho. Pero kayo po taga-Buwak, pwede naman kayo mag-pinamalayan. Oho. No. Pero yung mga taga-Infanta, taga Bumaka, taga Lucena, taga Lipa, taga San Pablo, yan, magpa-reserve agad kayo. Opo, sana ay pumayag ang San Jose na doon sa kanila dahil matagal na po natin sila hindi nakakasama. Opo, at alam ko naman po na kayo ay bukas ang puso, pati ang bulsa, kahit walang fix na tinatanggap galing sa ating mga parokya, alam ko po basta kasultare palagi kayong kasama. Amen! So, muli po, maraming salamat sa pagdalo sa ating kasultare ngayong 2015 na ginanap dito sa Diocese ng Buwak sa pamumuno ng bagong obispo nila, Bishop Juni, at sa kanilang director, si Father Joji, at sa mga taagapay na alam kong napagod, pero nawala ang pagod ng kayo'y masilayan.
Pagpupuri po sa inyong lahat. Maraming salamat at huwag kalimtaan. Si Jesus ang pinaglilingkuran, hindi ang pari o kung sino man. Si Jesus, si Jesus, yan ang itanim sa puso at isipan. Muli po, maraming salamat. So, mamaya po ay tayo mag-tour. So sabi po nila, depende daw sa haba ng picturan. Yung tour, kaya medyo huwag lang po tayo sa cautious tayo sa time dahil 6 o'clock ang mass. Okay, Father, thank you very much. Sister Aida, I think you have something to say.